kalibingan ng aking asawa. Hindi. Hindi ako makalilimot. Buhat nang siya'y pumanaw, ang libingan niya ay pinababango ko ng mga sariwang bulaklak. At lagi kong dinidilig ng aking mga luha. Kasama ko ang aming mga anak. At lumbunga ng kanyang pag-ibig na naiwan sa akin. Kung sakali mang wala na siya sa daigdig na ito, sa akin ay lagi siyang buhay. Tanging alaalang bubuhayin ko araw-araw hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Ito ang iniwan niya sa aking tahanan. Isang tahanang naitayo ng kanyang pangarap at pagmamahal. Walang pagbabago, katulad din ang iniwan niya, sapagkat ayaw kong sirain ng isang dakilang pangitain. Binubuhay ko ang kanyang larawan at kinakausap. Sa luklukang ito'y nakikita ko siyang nagpapahinga. Siya'y buhay. Si Rudy ay buhay. Naririnig kong lagi ang kanyang tingin. Ang matunog niyang halakhak. Naririnig ko ang yabag ng kanyang pagdating. Ang pagtawag at mairog na paghalik sa akin. Paano ko siyang malilimot? Subalit, hindi sa bahay na ito nagsimula ang aming kaligayahan. Balikan natin ang naging una naming tahanan. Bubuksan ko ang tiklop na aklat ng aming kasaysayan. Ni Rudy Concepcion, ang yumao ninyong idolo sa puting tabi. Sino ito? Si Tony. Mm-hmm. Wala ka nang nalalaman kung ano yung pangalan ng anak mo. Pero ba, nagtitiro lang naman ako eh. Maaari ko bang ipagkamali ang mga kamay mo sa maliliit na kamay ni Tony? Ano ba, tang saan? Maagang natulog. Kapwa na pagod si kalalaro eh. Oh, hindi ka na ba nagsawa sa katitingin sa album na yan? Baka naman lumabo ang mga mata mo. Ewan ko nga ba't parang hindi ako nagsasawa. Paano yung natatawag sa mga larawan natin dyan? Bumabalik tuloy ang nakaraan. Oo nga naman. Bumuka natin dito para tayo na kuryente, oh. Matay muna. Ber? Oh, bakit? Uy, di na mas maganda kayata ngayon kaysa dati, ah. Gusto naman, lumalakad ang panahon. Gusto nang maiwanan ako. At ikaw, tingnan mo ang itsura mo dyan. O, tingnan mo. Ibig mo sabihin, mas maganda ako ngayon kaysa dati? Gusto mo naman sabihin na... Pwede kasi, at nang huwag naman ako maging alangan sa isang kagandahan katulad mo. Manang tumigil ka na nga dyan. Aba, yan ang totoo. Nasa akin ang lahat ng kayamanan sa buong daigdig. Isang maganda, tulirang may bahay, dalawang anak na pamana ng langit. Hindi ka ba nagkikising ako ang napili mo? Hmm? Aba, hinding-hindi. Kaya ang pasasalamat ko sa Diyos. Ay, nararagdagan araw-araw dahil sa ligayang nakikita ko sa iyong piling. Thank you.
medyo nasarap. Kung may makakita sa atin, ay pihong pagtatawanan tayo. Biro ko ba naman ay nagdadalagat binata tayo, gayong dalawa ng ating anak? Sana habang panahon ay ganito na lamang tayo. Higit pa sa panahong iniisip mong kaligayahan natin ito. Kaya? Ito mga ulaklak, Mama. Salamat. Matutuwa ang inyong papapagdating niya. Wala ka na bang umuutos, Mama? Wala na. Sige, maglaro na kayo dyan at darating na siya. Pag may napintas pa naman si Joaquin sa luto ko ngayon, ewan ko na. Mukhang inilabas na ninyang inyong itinatago. Oh, talaga? Dati ng apo ko eh. Wala man akong may bigay. Salapang kong luto ko. Ayaw na siya. Papa? Happy birthday, Tony. Oh, ito para sa'yo ito. Thank you, Papa. Bakit lumago na yun? Oh, ang ganda. May posturo ka ba? O, sige, kumanta tayong lahat, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. O ngayon, ipikit mo ang inyong mga mata at humilinta. Pagkatapos, ipan mo mga kandila, ha? Anong hiniling mo, Tony? Nagdasal ako. God bless, Papa. God bless, Mama. God bless, all. Mabait ang apot mo. O, sige. Siwain na natin dito na makakain na tayo, ha? Tanaan din maghain na kayo. O, sige. Tanghalin sa trabaho mo bukas. Ano meron sana kung... Hindi mo bali. Meron ka bang ingredient sa akin? Hindi ba ako maaaring makatulong? Ito ah. At may pera pang kasama. Yan lang yung nais kong ipagtapat kanina sa'yo. May payo kong maging malungkot ang karawan ni Tony. Napalis ako sa trabaho eh. May tanong buhilan at nabaw ka? Wala. Tumadaw ang negosyo sa banko kaya nagbawa sila ng mga tao. Wala na kayang ibang dahilan na hindi mo pa nasasabi sa akin? Wala, Pising. Yan ang katunayan at hawak mo. Ba, eh, hindi ko naman pala naalis sa masamang dahilan. Bakit ka malulungkot? Marami naman dyan ibang mapapasukan. Kaya nga nakagugulo sa isip ko eh. Ang lahat ng malalaking kumpanya ay nagbabawas din ng mga taohan eh. Yan lamang pala eh. May mafia na naman dyan. Eh, hanggang naghahanap ka ng iyong ibang mapapasukan, tatanggap na muna ako ng mga tahiin. Yan ang hindi ko mapapayagan mangyari. Tungkulin ko yan at hindi para sa'yo. Ngunit tayo mag-asawa. Ano bang kasamaan ang kung sakaling tulungan man kita? Bisho. Nalalaman mo ba kung ano yung susumbat na akong sarili? At isa pa ang sasabihin ng mga tao? Aba eh, bakit mo sila patitinggan? Sila bang nagpapakain sa atin? At saka, nasa sa atin ang pag-uunlad ng ating kabuhayan. Ang pagpupuno ng bawat kasulangan. At saka, ang pagdadamayan sa hirap at ginhawa. Hindi madali sabihin ng isang babae, ngunit para sa lalaki... Masa, sagot sumut ayaw eh. Hindi mo ako mabibigil na hindi ilabas ang aking talinis sa pagtabas at sananahit. Eh, biro mong nung araw ay pangarap ko na yun. Sinigil mo lang agad. Eh, di sana ngayon ay meron na akong isang tenyag na tarier.
Sir, huwag ka na mag-alala. Sige, talagang matigabi tayo, ha? Pasok kayo? Ah, meron. Ah. Muna ha? Ha? Kasama mo? Ah, pinsan ko ito eh. Mano kung pinsan mo? Eh, wala naman siyang pasis. Eh, diyan ka muna sandali at kukuha ko ng pasis sa direktor. Pick mo naman. Ay, kumakot dami, sir. Ah, hindi naman ako papasok eh. Siyempre, magtatanong muna ako. Sino bang kailangan niyo? Wala naman. Nagay niya sinunto ko Mr. Mendoza. Dahil sa ibig ko kumakausap ng manager. Ah, ganun ko ba? Okay. Eh, mabuti. Mag-upo muna kayo. May kausap lang. Kaya kayo marahil ko naghihintay. Dito mo lang ako. Ayun ba lang? I'm sorry, mister. Eh, wala ko kayang alalahanin. Kasalanan ko naman at nakahalang ako sa daan eh. Eh, bakit hindi kayo tumuli sa loob? Nakalimutan ko ang pasis ko eh. Ah, yun lang pala eh. Eh, si ano, Juan, papasukin mo na siya sa loob, ha? Opo. Salamat ho. Ah, wala naman. Okay, driver. Opo, sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sino ba yun? Isa sa mga star namin dito. Sabi na ako. Kayo, mahala. Aba, ano ba magkala niya sa akin? Namin na itong laban niya ito. Baka kaya ay binibiti ng pelikula eh. Ayaw niyang pumareha sa akin. Pus, lalong-lalo na ako. Para sabihin ko rin. Pagkadating na dito, tatanggirin ako. Ay, nasa, Elsa. Pero, Director, insultong ginagawa sa akin. Baka kala niya eh, mababayaran niya ang aking pagkayamot. Basta kung siya dumating, ako lang nagbibitin sa kanya. I'm walking out! Kung ayaw ninyo, humana kayo ng ibang leading lady. Titignan ko naman kung makakakita kayo ng isang singing sweetheart na kamukha ko. Adios! Teka muna, Elsa! Masyado na nabala ko. Kaya nga pag-usapan natin ito ng mahinaw, at sa kanya magkaliwanagan tayo eh. Hindi pa ako dumadating sa puno eh. Nasa dulo ka na eh. Mupo ka muna, mupo. Ikaw naman! Nakikiyak mo bang nabigyan mo sa nakabiso? Nakikiyak ko po. Pagkas ako mismo nasadya sa kanilang bahay at nagabos sa kanya ng police tip. O, eh, nakikiyak mo pala eh. Bakit ginagawa niya ganyang sa permisyo? Eh, palita ko eh. Oh, ano ba ito? May palita ka pala ba't hindi mo sabi? Ano yun? Oh, hindi ko siya. Pero gal mo sa dapat kong paliwalaan. At di umano eh, tumunggap ng lalong malaking alok sa ibang kumpanya. Ano? Ano? Ganyan din ang aking balita. O, eh, bakit hindi siya nagpasabi nito? Eh, hindi mo naman sabipikiran na. Nakita ninyo, tatanggol sa pelikula lang ito pagkatapos lilipat sa ibang kumpanya. Anong sistema ito? Walang palabra de honor. Del Corcelos, ngayon din eh, humarap ka ng mga kapalitan. Baka nakala niya makakapagbalagi siya. Aba, humarap ka ngayon din. Pero ang lahat ng ating leading men dito, hindi para sa papila yun. O hindi humarap ka ng maaari. Eh, dami dyan mga nag-aabag lamang ng pagkakataon. Yung mga pila siya. Sige, hindi ko naman lang. Ay, Elsa, payag ka ba kung mag-build up tayo ng panibago? Payag na ako. Pero dapat makilala ko muna. Sabihin mong ipakawad ang tribunal. At sabihin mong sa cameraman na wala tayong gagawin yung maghapong kundi mag-experience. Sige na, tayo na. Chief, meron po kayo rin kuminta. Bagay na bagay po dito sa pinipo ng mga. Manong, huwag mo nga ako balahin muna. Why do you stand there like a Statue of Liberty?
Naramdam ko pa may sinasadya. Bakit mo hindi tinitingnan ang nilalakaran mo? Ako po ba yung tinatanong nyo? Ikaw! Kilala mo kung sino ako? Bro, kayo ang bumaga sa akin, di ba? Aba! Yes, presko! Sino mong ginawa mo sa tayo ko tuloy? Naku! Uli-uli! Ayoko na makita ang mukha mo! Huwag ko nang papansinin nyo, talagang ganun yun eh. Oo, oh, binanggaan ako siya panagalit eh. Pasensya ka na. Ah, kung tagawang ka pa rito? Kailan ko ano pa rito? Huwag mo na nga pong pupupuin. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Hindi mo naman. Tawagin mo na lamang akong Lili. At ka? Joaquin Concepcion po. Bago ninyo tagahanga. Ah, bueno. May iwan muna kita sandali. May hanapin ba ako, ha? Good morning, Director Silos. Good morning. Eh, kung hindi sana ninyo mamasamain niyo eh, meron akong i-recommenda sa inyo. Sige? Opo, nabalitaan ko po mga nangyari. Eh, nakahanda po akong tumulong. Meron po akong pinsan, magandang lalaki. Ako, ang ganda po ng boses. Eh, baka makuha pa ng ibang studio, sayang din po ito. Bueno, dalhin mo rito na masubukan natin, ha? Salamat po. Salamat po. Sila namumukhaan yata kita. Inuulit ko po niyo. Hindi ko naman kaya sinasadya. Kasi ka na lumana ba sa pelikula? Oo. Mahilig ka pa ba sa pagpapatuloy sa pelikula? Oo, oh, kung may pagkakataon ba, hindi sana. Gusto mo kung kuna kita na ito kasi? Oo. Sandali lang, ha? Sige! Po! Halika! Dali! Kinakailangan lang eh, pamay kapakita. Ngayon ako? Oo, ngayon hindi. Sa ano? Sandali lang. At samahan mo ito sa make-up room, ha? Pamay-upan mo, bihisan mo at ihatid mo sa akin sa studio B. Okay. Ah, sumama ka na para madali, ha? Ihintay kita sa studio B, ha? Oo. Oh. Dalisin niyo. Nanaamding naman o, hindi na ako nakilala. Paano biglang mong binuksan ang pinto eh? Akala ko magnanakaw. Ah, pisan. Naku, sinuswerte tayo. Ikaw ang napiling leading man sa paru-parong bukid. Ako? Oo. Oh. Nagbiru ka na naman dyan. Aba, nasa projection room ako nang marinig ko manager at si Director Silos nang piliin si Joaquin sa mga nag-screen test. Oo. Oh. Kung ayaw kang maniwala, maghintay ka hanggang bukas at susundin ka ng assistant director. Totoo? Oh! Yahoo! Hindi naman na lang yung kasama ko! Mayaman na kami ngayon! Haha! Huwag ka bang pabigla-bigla dyan? Hindi na tuloy akong makahinga! Aba eh, artista na tayo ngayon eh! Nakita na ninyo? Eh talagang nasalahin namin ang pag-artista. Nung kadalagahan ko, ay nakultas. Tanong niyo sa di ko mabilang na tagahanga. Nananaw! Anong ginawa niyo tako ka kayo? Aba ano pa? Di... alila. Bayaan mo na siyang mapilala bago mo siya hatulan. Ay, hindi niyang kailangan. Sa pangalan lamang ay tatanggi na ako. Joaquin. Joaquin Concepcion. Di walang lambing. Tuyot na tuyot sa romansa. Paano ako magkakaroon ng inspirasyon sa mga love scenes ko? Eh di hahasayin natin sa marang rehearsal. Alalahanin naman ninyo na nais kong magtagumpay lahat ang aking mga pelikula. Bueno, kung maaari sana, gusto kong makilala muna siya. At saka na tayong mag-usap. Hoy, lamang pala. Ipinatawag ko na siya eh. Hindi ko lang malaman kung ba't hindi pa dumarating. Di kong ganyan, alis na muna ako. At saka na ninyo kayo patawag. Ang mabuti pa nga. Madre, ikaw na naman! Binangga mo na naman ako, ah. Bakit sila parang poste? Lagi hamalangan lang sa daan. Pasensya ka na, Elsa.
Hindi kasi nasadyan ni Mr. Concepcion. Mr. Concepcion? Ang gusto niyo bang sabihin ay... Oo, Elsa. Siya ang ating pinag-uusapan. Mr. Joaquin Concepcion, meet Miss Elsa Oya. Our singing sweetheart of the Philippines. Magkakilala na ako kami. Siya nga. Pwede lang magbuti. Paano kami hindi makakakilala eh? Tuwing magkikita kami, tumitila ako ng katawan ko sa kabagangga. Hindi ko naman sinasadya eh. Bahay mo po yung prediksyon niya. Akalaan niya silang palagay nababangga. Teka, marahil lang dapat magkapareha. Kung parang nakikita kong tumpay ng dalawa. Siya nga, no? Siguro nga dapat kami magpareha. At saka, maaari din siya. Salamat, Elka. Sipilisin ko magiging karapat dapat sa inaalala sa buhay. Yan ang kailangan. Sapagkat hindi pa tayo magsasalan ng kumpanya. Maalala ko nga pala. Baka pakatapos ng pelikula eh, sila ay nakos sa kababangga niya. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi may baguhin eh, Mr. Concepcion ang iyong pangalan. Hindi ba, Joaquin? Pinangayagod ko. Bueno, alis na ako, ha? At aasahan ko pala ako mo. Okay. Ay, ang artista nga naman. Kapag hindi ka nakapagtigil sa sarili, makapabaloy ka ng oras. Akalaan ko kanina lamang yan, hihipa-dipa sa iyaya mo. Sa katapos ng kaunting strategy, naanis na ang kalit. Talagang gano'n ang medyo kong artista. Temperamental, sentimental at matambuhin. Alam ko, ang ipinupuri ko lamang kaya sa ang kanyang pag-iingat sa ating produksyon. Mapayag din naman ay pareha tayo sa pagbuhat. Marunong siya magmalasakit sa ating kumpanya. Bueno nga pala. Mr. Concepcion, alin kayo dito. Maupo ka. Upang ikaw ay maging ganap na isang bituin, kailangan basahin mo muna ito at pakatapos ay lagdaan mo. Babasa ko muna ko sa aking manager. Oo. Oh. Hindi na kailangan basahin. Aba, hindi. Basahin mo rin. Lagdaan mo na. Alam mo eh, yan eh, pang isang pelikula lamang. Niyo, magpapakabuti ka, at saka na kita bibigyan ng mahabang kontrata. Oo. Eh, sumasangayon na ako sa mga nakalagay dito. Eh, kung ganyan eh, sangayon ka na rin sa halaga at saka sa pagpapalitan yung pangalan. Oh, bueno, lagdaan mo na. Pirma? Sige, lagdaan mo na. Eh, sandali lamang. Bago maayos naman lahat, tungkulin ko yung pagbigay lang sa inyo na may asawa at anak si Joaquin. Ha? Totoo po yan. Totoo ba yun? Oo, bakit mas mahal ba? Eh, hindi ka matatanyag niya. Alam mo na mga katalaga, ha? Hindi ka makakalikom ng maraming tagahanga. Pwede, nililim na ho muna natin at sakala ilang hala. Madali na ho yun. Pwede na lang mga narapat natin gawin. Ililim na. Ayaw ko po kung ganun. Hindi ko po maami na magpanggap. Ayaw ko na dahil din eh. Hindi kami magkaunawa ang mag-isama. Hindi, ililim na muna sa kanya. Hindi ko ugali maglihim kay Trishing. Ano ka? Pwede pagtakap mo. Eh, marami ka pala namang inaalali. Eh, paano naman ang kalagayan namin? Aba, eh, salapi ang nakasalali sa likod ng hitagong tayo. Madali ho yun. Kung bahala. Pagtapat mo. Tapos mga kapareha mo sa mga katagahanga mo. Eh, kung pagtatapat na meron kong sagutin. Siya nga naman. Labdaan mo na. Sige. Kung bahala. Thank you.
pai neta tá já, mas não vai pra mandar. Na guaça eu repete, palala batem. A harap salta, atmana lorame. A chacalala catlan, paca nem tende. Para um buque, na lili pacitac, da guitarang dan, papaga pagaspas, chambarang tapis, sangdang kalang bangat, ang saya de cola, sang fiesta, ang saya. Mai, mai, neta, mai, neta, mai, 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 ganito ang eksena natin, ha? Magtatapat ka ng pag-ibig sa kanya. Bigyan mo ng konting buhay, yung natural. Ha? Uh-huh. Ano? Alam naman niya ang dialogue niyo, ha? Uh-huh. Okay. Mr. Silos, yayakapin ko ba siya? Siyempre. Yayakapin mo pagkatapos ng giga. Oh, quiet! Oh, quiet! Quiet! Oh, konting tahimik lang, ha? Tahimik, tahimik! Oh, ready? Ready, ito lang. Oto, quiet. Speed! Patawarin mo sana ako sa akin ng pagkukulang sa'yo. Ang pagkakataon naging malupit lamang sa akin. Wala kang kasalanan. May puso kang sinusunod mo lamang. Ang ibig mo sabihin, hindi ka na nagagalit sa akin? May katwiran ba akong magkagaling? May pag-asa ba ako? Kailangan ko pa bang sabihin nang mababasa mo naman sa akin mga mata? Cut! Very dry, Rudy. Very dry. Bakit ganyan ang ikinikilos mo? Para ka natatakot sa kanya eh. Okay. 5 minutes rest. Take it easy. Help mo? Nahirapan ako sa parting yan eh. Oh. Siya, lalong maigi. Ayan, may helping hand ka na. Turuan mo kasi ng mabuti, ha? Oh, tara. Sige na. Patigalan niyo nga kaming dalawang silyang. Kapong. Ako na. Jason, pagbutihin mo sana ba? Ayaw kinapapahiya ah. Nahihirapan ako sa party niyan eh. Ibig mo ba sabihin na hindi ka pa nakakaranas ng pag-ibig? Ito ang post ng pag-iibigan. Mula si Mel Paligid, ang mga bulaklat. Isipin mo sila'y naiingit sa'yo pagkat tinugon ko lang yung pag-ibig. Kaya, pagyakap mo sa akin, ay biglang yung pag-iisip dahil lang sa iyong katuwaan. Ngayon, kunwari sinagot na kita, anong gagawin mo? Iyayakapin kita. O di sige. Oh, wag dito, masyado mainit eh. Doon tayo sa lilim. Baka kahanapin ni Mr. Silos doon eh. Alam naman yung tinuturuan kita eh. Tara na. Tuloy mo. Hindi ganyan, teka. Diba mo ito, ha? Tapos dito ang kamay mo. Ganyan. Anong gagawin ko ngayon? Ha? Anong gagawin ko? Ang huli niya. Aawit yan, di ba? Oo. Oh. Aber, tingnan ko kung mapupuka mo ang aking puso. Ang liwanag ng buhay ko
ay nanggaling sa buhay mo, tanglaw ka ng ligaya ay pag-ibig. Ang bituin sa gabi yun, pagkat yan ay ang puso ko, tanawin mo't ikaw ang siyang nilalangin. Gabi at araw, aking aawitan, ang dakila mo pagmamahal. Gabi at araw, lagi kong karamay sa lungkot at wanyari. Salamat na lamang at tayo sadyang magkapalad. Ngayon ay wala na akong ibang hangaring, hindi ikaw maliligayahin. Manalig ka sana sa aking aning. Aning? Oo, oh, yan ang sabi rito eh. Yan ang pangalan ni Elsa sa parang bukid eh. Napakahusay kasi ng pagkabigkas mo eh. Akala ko eh talagang sa akin mo iniuko lang yung mga sinasabi. Yan nga pinagtataka ko. Bakit kung ikaw ang kaharap ko, ay nasasabi ko ng buong husay ang lahat. Ngunit yung sa shooting, ninenervous ako. Totoo? Marahil eh, sa'yo lamang ako makapagsasalita ng tapat kung nauukol rin lang sa pag-ibig, ano? Yan ba'y kasama rin sa pelikula? Oy, pag nauukol sa'yo, ang puso ko ay may sariling pananalita. Eh, kung kayo ba'y nagsishooting, may yakapan din kayong ganito? Oo, kung inihiling ba ng tagpo eh. At marami bang yakapan sa inyong pelikula? Ako, ang dami. Hindi ko mabilang. Kaya nga ako nagsasanay sa'yo eh. O, sige, pagpatuloy mo na ngayong pag-aaral. Joaquin? Ha? Maganda ba siya? Sino? Si Director Silas? Hindi. Si Elsa. Ah, oo. Siya na yata ang pinakamaganda sa pelikulang Tagalog eh. Mahusay ba siyang umarte? Alam mo sa kahusayan niyang gumanap, ay madalas kong mapagkamalan tuloy na ako iniibig niya eh. Siya nga ba? Oo. At alam mo kung makatitig, para bang may batubala ng hinihigop ang aking puso sa kanyang kinalalagyan. Ngunit, lagi ko naman pinaalalahanan ng aking sarili na ako'y para kay Plising lamang. Kaya kahit na inyong kalingkingan ay hindi ko magpapalit sa kanya. O bakit? Hindi ka na ba mabiro? Ikaw kasi... Kung magsalita kay parang totoong-totoo, alam ko naman kailaman ay hindi ka pa nagsisinungaling sa akin. Oh, bueno. Hindi na. Patawarin mo na ako. Kung mula ngayon ay tungkol dyan, hindi na kita bibiruin, ha?
Pagkatanggap mo ng liham na ito, ako'y malayo na. Dinala ko ang ating mga anak upang kami mag-iina ay mabuhay ng tahimik at wala sa iyong landas na tinatahak. Ayaw kong kami maging sagabal sa iyong mga pangarap. Hindi ako naghihinalakit pagkat ibig kong mapasayo ang lubos na kaligayahan. Kaya asahan mo, idadalangin pa rin ang marami mong tagumpay. Kung sakali mang ako'y lumayo, hindi kita malilimot kailanman. Paalam, Christine. Katrine, ngayon tayo nalaman dalawa rito.
Pangako mo sa akin kahapon na... Nasa... No. Akat! Ano ba, Rudy? Bakit ka ganyan? Wala kang sigla. Siya nga naman, Rudy. Ano ba nangyayari sa'yo? Pero kita pa sa hombre. Wala ako sa kondisyon ngayon eh. Mari ba bukas na? Napuyat lang ako kagabi. Bueno, bukas na. Kinakailangan matapos agad natin itong pelikulang ito dahil meron ka pang lalabas ng isang super musical. Kahit dalawa ni Miss Oria, kinakailangan naman ipagigihin mo para huwag magsawang yung mga tagahanga. Oo. Oh, kaya na muna sumain sa downtown. Ay, strike! Tawad mo ako, tawad. Ano ba nangyayari dyan sa town na yan? Ewan ko. Mabuti kaya pumaroon ka sa kanila at nang malaman natin kung bakit ito nagkakaganito, eh? Siglad mo. Ay, strike! Bukas na yan. Kita mo na yan. Dang kasi, eh. Wala kang tigil ng kalalasing, eh. Hindi ka nakahawa sa katawan mo, eh. Sino mo yung nangyayari sa... Kaya naroon si Chris. Uy, Baba. Huwag kang mag-alala. Inibot ko na lahat ng puk dito, hindi ko na matagpuan eh. Uy, yung taong ito, huwag kang mag-alala at babalik yun. Kulang sa kanya. Tinan mo. Eh, mabuti yata eh. Patingin ka sa doktor. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang ay lahat ng pag-ingat. Sapagkat ikaw ay nagkakaroon ng sugat at simura. Iwasan ang mga pagkain na nagbibigay asin. At lalo-lalo na ang pag-inom ng alak. Tumitak. Ang alak lamang nakapagdudulot sa akin ng paglimot sa mga kahirapang dinadanas ko. Hawo, kung makaisip ng ganyan. Maraming bagay sa daigdig na ito na higit na mahalaga pa sa alak. Lalo-lalo na sa isang bituin sa pelikulang katulad mo. Artista. Artista sa pelikula. Nalalaman mo lamang ang kakambal na paliluhan sa bawat palakpak at patuloy nila kami ito. Maaari ba naman yung ganon kay sarap ng iyong buhay? Sagana ka sa lapi, sa pag-ibig, sa kabantuan, lalo-lalo na sa good time. Yan din ang akala ko noong araw, Dr. Mick. Ngayon ko lamang nakilala ng artista pala ay marunong magbubuhay. Bueno, ang may papayo ko sa iyo ay pag-ingat kung gusto mong gumaling. Okay, Doc. Salamat. Ngayong gabi, ang awit na ito ay ihahandog ko sa isang nalalay sa pamahal. Saan ba siya naroon? Tapos nakikita kong naghihirap ang loob mo. Sa ginagawa ninyong yan, kapwa kayo nahihirapan. Hindi ka ba naaawa sa iyong mga anak? Kung ganyan din lamang ang mangyayari sa iyo, bakit hindi ka pa magbalik kay Joaquin? Wala na akong karapatang sinimpang kanyang pag-ibig. Bakit wala? Ikaw at ang iyong mga anak, eh hindi niya may tatangging pananagutan. Ako'y kalabisan na sa kanyang buhay. Huwag mong isipin yan. Anong magagawang sentimiento sa iyong suliranin? Bakit hindi mo pamukha sa kanyang katotohanan at tingnan mo siya ng paliwanag? Siyang nagturong magtiwala ako sa kanya. Kaya siyang may pananagutang lumutas sa suliranin namin ito. Hindi ko na mababago pang ugaling nakilala niya sa akin. Wala akong masasabi sa iyo. Kung di sa ginagawa mo niyan, makasasama sa iyong kalagayan. Mm-hmm.
Nancy. Ang tawang nagpapabaya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya at ibalita mong yung kalagayan? Yan ang kanyang hindi. Ibigay natin sa kanya. Sana, Auntie. Ako'y nasa talaga ng Diyos. Nais ko sana sa oras na ito ng aking pag-ihirap ay narinito siya. Upang siya humaling sa akin at magpalagas ng aking loob. Ngunit siya'y wala. Sakaling ako'y masakit sa aking pangalat na ito. Kayo na po sanang bahala sa aking mga anak. Tila hindi na ako makasasaga. Hindi ka maano, marunong ang Diyos. Hindi ka pababayaan. Tenga, tatawag ka ko ng nasa. Mga apat na araw lang. Good. Hindi pa ako nakakapan mo dun eh. Ay, magugustuhan mo si ikaw. Pero, kaya na, sa kotse. Ah, sige. Kaya na. Ate. Ate, telepon. Mabawal lang kayo sa intention dito eh. Sige na, lakad na. Yes. Oh, ito nga. Rudy nga. Hindi kita maintindihan eh. Laksan mo. Ha? Saan ang hospital? PGH. Oh, ngayon din ha. Director. Director. Pare ba kung maiwan ang sandali? Kailangan lang eh. Pwede, bakit maput na ka? Hindi mo talagang masabi ang ibig mo sabihin. Ano ba yun? Ang asawa ko na sa maternity ward. Hindi ko lang sana makausap at makita bago tayo umalis. Pwede, baka yan ay gawagawa mo lamang. Alalakanin mo ang pagtungo natin sa Bacolod. Ay bahagi ng iyong kontrata para mapalakas natin ang pelikula natin doon. Sa akong bahala, sandali lang ha. Oh, sige. Pagkintay na kayo rito, narin po sa lang patawad sa pangalan. Oo, salamat ha. Ano, kumusta? Alam mo, kanina pa naghihirap yan. Marahil humilapan siya niyan doon wala sa oras dahil sa... dahil sa kaya iya. Kanina pa nga ako rito eh. Ito muna kayo. Ano, kumusta mga bata? Malalakas naman, walang nakakasakit. Ano, Rudy? Oras na. Ilang oras na naman natin sa ating kalahating oras na naman. Eh, Director, maaari na ba akong maiwan? Alam mo ang asawa ko eh. Sararito ka sa wala ay makararanas ang inyong asawa. Ito'y napakalaking kompromiso ng ating samahan. At ang isa pa, ikaw lamang ay iniintay sa Bacolod. Hindi mo sila dapat nahiyain. Hey, Director, ang asawa ko naman eh. Kahit na, hindi naman tayo magtatagal ha. Limang araw lamang tayo. At sa iyong pagbabalik, ay bibigyan kita ng mahabang bakasyon para makapiling mo ang inyong asawa. Oh, nurse! Ano, kumusta na nga anak? Sandali na lang po at nakapanganak na. Nanganak lang aking asawa? Anong aking anak? Babae po. Babae? Eh, kumusta siya? Maaari ko ba siyang makausap? Hindi po. Siya po'y pinatulog marahil mahigit sa dalawang oras bago siya matauhan. Rudy. Mabuti pa'y gumawa ka na lamang ng sulat at ipalita mo sa kanya na ikaw ay narito at naghihintay sa kanya. At sa loob ng limang araw, babalik ka rin. Tutal, hindi ka rin lamang makapasok eh. Siya nga, no? Mari ba? Eh, nananding. Tudulot mo lamang ako kay Prising, ha? Pagkibigay na lamang nila sa kanya. Oo. Pag-isabi lang niya, sa loob ng limang araw, babalik ako at aasahan kong hantayin niya ako rito, ha? Oo. Bakit ngayon lamang inibigay sa akin ito? Paano ngayon ka lamang at awang mabuti? Mahigit sa maghapon, ikaw ay hilong-hilo at antok na antok. At ang sabi ng naras, huwag daw kitang kitiin. Salamat naman at nakaraos na tayo. Anong petsa natin ngayon? Ikalima ng Agosto, Miyerkules. Sa Makatwid ay darating siya sa Sabado kung sumundi sa akin. Bakit, Prasim? Anong dinaramdam mo? Ano pang kahulugan ng pagparito niya? Prasim! Liham, sulat lamang sa gitna ng aking paghihirap at panganib.
Narito na pala siya. At natalos niya ang aking paghihirap. Ngunit nakuha niya umalis at sumunod sa kanyang hilig. Dapat nga akong lumayo sa kanya. Presin, akala ko eh. Ngayon ko lubos na patunayan na higit na mahalaga sa kanyang pagiging artista. Sa buhay ko at buhay ng kanyang mga anak. Na hindi na niya nahintay na mamatay ako kung mamamatay sa panganganak. Nakakamali ka. Siya'y umalis pagkatapos ng panganak mo. At mabatid na ikaw ay ligtas na sa panganib. Hindi na siya nakapaghintay sa iyo. Bakit ikaw ay tulog at mahuhuli siya sa biyahe? Wala? Umalis na. May dalawang araw na ang nakararaan. Umalis? Saan nagpunta? Wala ba yung pinagbili sa inyo? Wala po. Kahit na ang kanyang direksyon? Wala po sinasabi. Salamat. Saan tayo tutungo ngayon? Baka kaya umuwi na sa dati niyong bahay ah. Nalalaman yung darating ako ngayon, ngunit umalis pa din siya. Hahanapin ko siya kahit na saan ako makarating. Ang pelikulang yan ay napakasela. Kinakailangan natin ang tiyaga at pagsisipa. At para kay Elsie, wala tayong maring sabihin. Pero yung si Rudy, napupunta kong daging matamlay ang katawan. Walang interest sa pagtatrabaho. Parang nila ay napupunan yung lahat yan. Ako'y nang inilalan sa kanya. Wes na siya, Andrito. Kinakala mong si Rudy nagpapabayar ay... Oh, Rudy. Lili. Bili kayo. Bili kayo. Huwag po kayo. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Oo. Oh. Malabis kaming nababahala sa iyong mga kinikilos ngayon, Lord. Ang malabis mong pagpapabaya sa iyong sarili at ang kawalan mo ng interes sa iyong magkatrabaho. Mapansin ba niya? Hindi lang. Lahat na. Alalahanin mo ginawa namin ang lahat ng paraan upang maitayo ang bantalog mo sa puso ng bayan bilang isang dakilang artista. Isang bantog na mangingibig. Isang ulirang bituin. Ang mga tao yung maaasa na ikaw ay isang model. Isang hombre ideal. Mahaba na rin ang panahon namin ipinagpumahin sa'yo. Ako'y nagpapaalala lamang sa'yo. Walang patutunguhan ang iyong mga ikinibilis niya kung hindi ang sarili mo rin kapamakan. Kung hindi mo aalisin sa iyong bisyong paglalasing at tagawalang bahala sa iyong tungkulin eh, mapipilitan akong humanap ng ibang bituin sa pelikulang ikaw eh. Kung inaakala niyo ako ay nagkukulay sa aking mga tungkulin, ay nasa inyong karapatang humanap ng iba. Rudy! Ang ibig namin sabihin, eh, sa sarili mo rin kabutihan niya. Sana naman, Rudy. Ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Ngunit sa pagtupad sa kontratong yan, anong aking natamo? Natamo? Bakit? Hindi ba namin tinupad ang aming pangako sa inyo? Gagawin namin isang bantog na bituin? Natupad nga. Ngunit anong naging kabayaran ng kabantugan na yan? Ang pagkawasak ng sarili kong karigayahan at ang pagkawala ng mga minamahal ko sa buhay. Ang... Yan ang dahilan kung bakit ako naglalasing. May tingin ba ninyo? Makalalabas ba ang isang pusong sugatan? Ang isang bigaw sa sarili pamumuhay. Rudy. Kabantugan, karangalan, palakpak, pagpuri. Nasisiyahan kayo sa aking paglabas. Ngunit sa kabila ng inyong papuring yan ay isang matalim na panarawangan sa aking puso. Nais ninyo akong tumawa kung malakpak. Sa kabila ng aking mga kabiguan at dalamhati. Hindi na ako makatatagal na kung babalat kayo nito. Ah, magandang araw po. Hindi kailangan ba kung sa akin? Oo. Magpapatahi ba kayo? Mari ba kita makausap? Haupo kayo. Kilala mo pa ba ako? Makakalimutan ko ba kayo? Maaaring nga kayo magtanim na hinanapit ka akin. Ngunit marahil na hindi ninyo alam na may tatlong araw ko na kayong hinahanap. Ako? Ano naman ang may paglilingkod ko sa inyo? Kaya ako naparito dahil kay Rudy. Alam mo ba kung saan siya nandun?
bakit sa akin siya itinatanong? Pagkat ikaw yung kanyang asawa, maris na nga magkaganyan sa akin, Bising. Pagkat alam ko nangyayari sa inyo, iniwan mo siya dahil ang sakakala mo'y nakalimutan siya sa'yo. Inulila mo yung tahanan. Sinabayaan mo siya pagkat akala mo'y meron na siya ibang minamahal. Ngunit nagkakamali ka. Nang pabayaan mo siya eh, nakito siya makalimut sa kanyang sarili. Sa kanyang sinsulin at sa kanyang katawan. Bakit niya sa akin sinasabi yan? Hindi ba nagkakaganyan siya eh? Nang dahil sa'yo? Yan ang iyong palagay. At yan din ang aking akala. Dinaya ako ng aking sarili. Bakit pa ba ako magkakaila sa'yo? Nais kong hatulan mo ko. Ikaw na kapwa ko babae na natutong umibig din. Na marunong din magmahal. Nakilala ko si Rudy at ang akala ko'y isa siyang binata. Alit, ang pangarap kong iyan ay mabigo. Pinagtapat niya sa akin na siya'y may asawa at mga anak. Lily, Lucy, hindi akong kanyang minamahal. Ikaw, wala akong karapatan sa kanya. At ngayon siya'y malubhat, may sakit. May sakit? Saan siya na ron? Nasa hospital, dinala siya kanina umaga na halos walang malay tao. Paronan mo siya, ibalik mo sa kanyang pag-asa. Maaari po bang ipagbigay ninyo ito sa kanya? Opo. Salamat po. Wala nga naman. Diyan na kayo. Joaquin, hindi kita pinababayaan. Minamahal kita. Ako'y nasa likuran mo sa buhay at kamatayan. Huwag mo ubusin ang iyong lakas na ako'y pagkahanapin pagkat ako'y hindi nalalayo sa'yo. Huwag mo sanang pababayaan ang iyong sarili. Pagkat ang iyong karangalan at mga tagumpay ay dalangin sa puso namin mag-iina. Nakalaki pang iyong alaala. Ibig kong magpatuloy ka at huwag mo sirahin ang pananalig ng iyong mga anak sa iyo. Nakilala nila ang iyong mga tagumpay at sa karangalan niya nabubuhay ang kanilang paniniwala sa kanilang magandang kinabukasan. Tanggapin mong aking dating mga halik. Nagmamahal mo, Presin. Well, Doc. Mukhang malakas ka na. Hindi na mas masakit. Ay, di na. Ah, malakas na ako ngayon, Doctor. Nasaan ko makakalabas na ako? Makakalabas sa pelikula o sa ospital? Sa pelikula at sa ospital. Kaya kung maaaring dark night ko sana lumabas bukas na hapon. Maaaring ako sa bagay, ngunit hindi kaila sa iyo na ikaw hindi pa magaling. Alinsunod sa rayo X na nakuha sa iyo ay meron kang maliit na sugat sa simura at sa bituka. Mabuti na yung alaman natin yan, na ikaw ay nakapag-iingat. Hanggang ngayon ay may sakit ka pa, Rudy. Kung bahala sa akin sa lili, Jack, mag-iingat. Ibigyan lamang niyo ako ng gamot na maaari kong magagamit kung sakali magarandam ako ng pagkina.
Hindi na namin mapipigilan dito, ngunit kung talagang gusto mo nang lumabas, ano ang aking magagawa? Ang mga bata at sikurisi mo na sa sa bahay ng Nana Anding, hindi ko na isinama sapagkat nais kong magkita muna tayo at malaman kung ako'y may halaga pa sa iyo. Wala ka kasing halaga sa akin, Prisen. Ikaw at ang aking mga anak ay karugtong na aking buhay. Kaya na, umalis ka eh, nawalan ako ng pag-asa sa buhay na ito. Salamat sa hindi naman. Kaya pinili ko lumabas ang ospital. Mas may sakit ka pa. Oo nga. Ngunit, nais ko sana ay ito na maging kauli-uli ang pelikulahan na may handog sa aking bayan. Pagkat hindi na nila ako muling makikita, liligpit na ako. Babalik ako sa aking uli ng tahanan. Magbabalik ako sa iyo, Prising, at sa aking mga anak. Ako ay isang asawang naligaw. Isang mapabayang ama na nalunan sa paborit palakpak. Okay. Patawarin mo ako. Akala ko eh. Sing. Yung binakasin sa Diyas ngayon. Ipasyenta silang babae. Pero sangad niyang huwag makagambala sa iyong paglulungin niya sa pelikula. Anong pagkasakit siyang kumais ng tabi? Nagpapasalamat ako sa iyong kadakilaan, Lidia. Pinagtapat sa akin ni Pusing ang lahat. At asahan mo, Lili, hindi ko lilimutin ang lahat na tulong mo sa akin. Higit pa sa riyan ay gagawin ko. Anong ibig mo sabihin? Nagkasala na ako sa ating sarili. Sapagkat hindi ko nalalaman ang iyong tunay na katayuan. Ngayon ay ibig ko na limutin ang lahat. Ang nangyari sa akin ay isang tabu lamang sa pelikula. Pawang pagpapakunwari. Walang katotohanan. Sapagkat diyan tayo nabubuhay. Bibi. Diyan ka na. Ang sikmura ko eh. Eh, baka ka nagugutom. Marahin. Nahanda ka ng pagkain, ha? Siya nga pala, tapos na ba inyong shooting sa ikaw rin? Oo, tapos na. Tsaka naman yung gabi nga pala. Nais ko nang anayahan si Director Sirius Magapungan dito at nang mapag-usapan namin tuloy ang tungkol sa premier ng ikaw rin, ha? Pero ang bahala, ha? Oo. Kayong malilipot, ha? Narating si Director Silos. Diyan lang kayo, ha? Ikaw. Ba, Nana Andi? Ay, salamat. Umaabot din ako. Lang pagalang mong busbising, eh. Ngayon lamang kami nakababa. Ito, may dala akong mga prutas dito. Akin na ikaw, ha? Sabi ko kayo, okay, malilipot. Hindi na kayo mamaya na ito. Nasaan si Joaquin? Sabi mo, uuwi ngayon. Eh, pinasahan na sandali si Director Silos. Tama nga rito, eh. Pag-uusapan daw nila ang tungkol sa premier na ito rin. Darating na kong yun. Ganyan din ang nangyari mong araw. Yung mga dahilan yan ang hindi mawawala kay Joaquin. Kaya may tawag sa studio, kaya kay Director Silos. Baka naman pressing pinaamo ka lamang ni Joaquin at ang dating gawain din ang ginagawa. Ang nanaanding naman, hindi ho. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi niya darating siya. So, ang bahala. Yan ipaalala ko lamang sa'yo. Alam mo na ang mga artista niyan.
po. Director Pilos? O, oh, kanina po kami hinihintay. Ano po? Hindi ba niyo ako binibiro? Oo, oh, kayo din po. Pagkutahin niyo ako. Susunan na, Anding! Ate! Si Joaquin po, dinalas ang ospital. Inatakit ang pinag-director Pilos. Ewa, kaya pa pa? Oo, oh, ihod yan muna kayo, ha? Madali ka! Nurse, sampung araw lang Christine, salamat na sumating ka. Director, ano po bang nangyari sa kanya? Christine, pinag-uusapan namin ang tungkol sa gagawin premier sa Sabado ng gabi na si Unigran. Walang ano ni bigla siyang dumay na masakit ang kanyang sikmura at para daw siya maduduwal. Nawawalan siya ng lakas, kaya ang ginawa namin ay itinagbo namin sa ospital. Wala pa siyang itinagdiling sa akin? Tawagin ka rin. At hiniling sa amin na kung maaari gawin ang premier ng pelikulang ito rin. Bago siya, bago siya narate sa ospital. Saan siya naroon yun? Narito. Maaari po ba siya makita? At pinakikiusap ko sa inyo, huwag niyo siyang kausapin niyo. Pinakailangan niyang ganap na pamilya. Kumusta ang kanyang kalagayan, Doktor? Pinakailangan niya operasyon sa lalong madaling panahon. Operasyon? Ano po siya? Kung yun ang inaakala ninyong makabubuti sa kanya. Please, Doktor, kung ano niyang inyong magagawa, iligtasin niyang buhay ng aking asawa. Gagawin ko lahat ng aking magagawa. Sabi ng doktor ay hindi ka maaaring magalaw. Masama sa'yo yung lumakad at magsalita. Bakit mo sinabi kay Director Silos na ibalita na ikaw ay makadadalo ngayong gabi? Ngayon ay hihintayin ka nila. Oo. Dadalo ko. Ngunit hindi ang aking katawan, hindi ang aking alaala at kaluluwa. Presing. Natatanda mo ba nung premier na para-parang bukit? Na ako lamang dumalo at siyang tumanggap ng kanilang puri at palakpak at ikaw naman na iwan sa bahay. Yan ang kauna-una akong bigay ko lang, di ba? Okay. Ngayon itong ikaw rin ay ito magiging kauli-uli akong bigay ko lang. Nais ko sana ikaw naman ang tumalo ngayon. Tumanggap ng kanilang palakpak at paghanga. At ako naman ay makikinig na lamang dito sa iyo. Hindi ba akala nila ikaw isang binatang malaya? Yan ang malaking sorpresa ngayon sa aking mga paghanga. Ngayong gabi nila malalaman na ako'y hindi lang isang na ako'y hindi lamang isang mangingibig sa pelikula kundi isa rin asawa at aba. Ngayon nila malalaman na iba ang tunay na buhay kaysa mga papel na aming ginaganap sa mga kasaysayang napapanood nila. Everything. Miss ka. Nais ko sumama ka kay Director Silos Grant. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan ng aking asawang may sakit at malubhak, ay nagpapasalamat siya sa inyo. Pagtangkilik sa pelikula nito. Dinaramdam niya hindi siya makadalo ngayon at umarap sa inyo. Ngunit sa kanyang diwa ang
kanyang alaala. Ang kanyang pagmamahal ay nasa inyong lahat. Ginugol niya ang kanyang lakas at kaya upang maging marapat sa inyong pagtatangi. Ibig niyang madulutan kayo ng ilang oras ng aliw. At sa kabila ng kanyang maluwang kalagayan, ay kayong kanyang naaalala. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ay kayang kanyang nagugunita. Sapagkat ang buhay ng isang artista ay isang buhay na iniukol sa inyong kapakanan sa pagdulot sa inyo ng konting kaluguran ng sandaling aliw at kaibigan, ni Rudy ang inyong idolo sa puting sabi ngayon. Patay na. Ngunit ang kanyang larawan ay mananatiling buhay sa ating mga puso kailanman.